Salamat ang manonood ng Blue Dot Channel. Subscribe now. Here. Subscribe. Salamat po. Thank you sa inyo. PMU kasama natin ang dalawang rider advance party. Ayan, dito po tayo sa may tapat ng simbahan na dito sa may Quiapo. At ito nga po. Ayan po, idadahilan po niya. May kasama kasing bata itong ginagamit nila yung mga bata para makataka sila. Sila po ay dito po, nakaparada po at nakahimpin, nag-aantay ng kanilang mga pasahero. Ayan, pupuntahan lang po natin ito. Mayroon mga nahuli rin mga deliveries. Nirenta para mag-deliver po ng kanilang mga hardware material. Ayan. Sa banda roon ay wala na po tayo nakikita mga tricycle. Ito na lang po itong ilan sa kanila ay nakatakbo po sa bandang harapan doon sa may tapat mismo malapit sa Riles. Sila ng resensya at permit. Pupuntahan din natin itong iba dito. Ayan, may nahuli po ng isang kolong-kolong tsaka isang tricycle. Ito naman to, kompleto at walang problema yun. Inan naman yun at meron nung daw pong dokumento na ipakita sa isang enforcer na nandito dito sa may U-turn slot. Pagpakita ng lisensya at permit na sila ay ito daw. Ito po ay dahil sa suspicious yung license. Suspicious ang license niya, kaya yung karga niya may iwan muna rito habang yung motor niya ay ma-impound. Nakikiusap po si nanay at sa akin o nakikiusap, pero tinuturo ko na lang po dito sa ating mga importer itong mga tinanay. Meron din po dito sa lugar na taas.
Nakita na natin yan kanina, na-verify na yan na pinapayagan naman po yan. At siya hinuli po ulit para ma-verify o meet mo itong tricycle na nakaparada dyan. Kasama dito sa may, dito pa rin tayo sa may, Blooming Trip. At may bahagya lang po pagsisikip ng trapiko at dahil so sa mga ipinila mga tricycle na yan, makikita ninyo. Nasakop lang po niya ang ating isang lane dito sa Blooming Trip Street at isang lane po, lang po para sa traffic na nagagamit. Okay guys, ito yung mga tricycle na nahuli dito sa araw na to dito sa may Blooming Trip. Ang date po natin ay August 26. Mag-aalas 3 na po ng hapon dito at hindi po tayo makapag-live dahil hindi po tayo pinayagan magpa-live ngayon dahil sa mga siguro sa mga susunod na araw tayo ay mapapayagan din tayo sa mga operasyon kasi ugali natin na lahat po ng operasyon ang ginagawa po sa Maynila ay pinagbabawal muna mag-live. Kahit noong isang taon tayo ay hindi tayo pinapayagan mag-live lalo kung may mga clearing operation. Ito po ay mga, may mga reklamo din po sa mga lugar na ito dahil lagi na rin po itong pinupuntahan dito ng ating TMU at balik-balik lang po sila dito sa mga driver na lagi pong kumukuha ng pasahero dito dahil kahit alam nila na baka bawal doon itong lugar na kanilang pinagpapasadahan nila. Ayan, may mga sa kabilang din nahuli. Ito, ayan o. Ayan guys, patuloy din po ng ulit. Suposabi, tuwing hapon magkabilaan po ito. After lunch, lagi po sila nakaparada rito ng nagkukumpulan po sila rito, nag-aagawa ng mga pasahero. Nasaan po ulit tayo dito sa Blooming Trip Station. Dito po tayo sa may Blooming Trip LRT Station. Ayan. Kikita nyo naman. At mahaba-haba po itong pinila dahil 4, 6, 8, 10, 12, 14. Labing apat po agad na kanilang nahuli at yung iba nakatakbo yung lalo yung sa may bandaro sa may malapit sa Riles. Dito po tayo nang galing sa may Cavite Street para hindi nila tayo nakikita. Karinuniwan kasi tumatakbo sila pagka tayo dumadaan o yung TMU ay dumadaan sa mga lugar na to. Masyado na sila na alarma at alam na nila kasi ang oras ng pagdaan pag tuwing dumadaan po rito ang TMU. Kaya paiba-iba po ang schedule ang ginagawa ng ating TMU at hindi para pareho para hindi nila nalaman kung kailan na dadala o mag-strike ang ating mga TMU sa operation. Tinatablo po lahat ng mga driver para tayo po ay aalis na sa lugar na to at dadiretso na po ito sa impounding dito po sa media po. Ayan guys, dito na tayo sa impounding at makita natin na pinapasok na ito isa-isa itong mga hatak-hatak po ng ating mga TMU at yan tali pong yan ang nakikita ninyo ay aalisin na po yan para isa-isa pong papasok dito sa impounding once na nailapat ko na po lahat itong ating driver mga driver dito sa pinakabibig ng impounding area.